Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Ang today's video natin ay pag-uusapan natin kung paano ba madaling makabukon at paano mo makakaya ang mga problemang dumarating sa buhay mo once na dumating o naranasan mo ito. At bilang isang OFW, marami sa atin ang nakaranas ng naranasan ko. So gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ko hinarap at paano ko paano ako naging malakas sa pagharap sa mga ganitong hamon ng buhay bilang isang OFW. Let's start. Noong 2012, nag-start akong mag-apply papunta ng Malaysia. So, nag-run naman yung aking application. Ilang buwan matapos ang pag-a-apply ko ng June. So, November nandito na ako sa Malaysia ng 2012. Noong una guys, walang cellphone, lahat. Iniwan nila sa agency ko lahat-lahat ng mga gamit ko, maliban doon sa mga damit ko, ganun, lahat ng mga pwedeng ano, iniwan nila. Ang dala-dala ko lang guys na nadala ko dito ay ang aking mga damit at ang Biblia na dala-dala ko. Na akala ko eh, hindi papayagan kasi Muslim country din kasi itong Malaysia, pero hindi naman kagaya pa istrikto ng ibang bansa, ibang mga Muslim country. Nung una guys, ang hirap. Ang hirap talaga yung kalagayan ko kasi wala akong cellphone. Ang kontak ko lang sa pamilya ko ay ang ID card. Kung sino yung nakakalam ng mga ganun, kasi marami pa din naman gumagamit ng ganun. Yung ID card lang ang itinatawag ko sa pamilya ko sa Pilipinas. Napakahirap kasi ang mahal nun. Tapos salary deduction pa ako ng 7 months. On that time, napakahirap. Napakahirap. Mag-adjust. Kasi alam niyo yung pakiramdam na babago ka mawala sa pamilya mo. Tapos ang liliit pa ng mga anak ko nung time na yon. Ang bunso ko ay 8 taon lang. Napakahirap. Tapos ang amo ko, sa bagay, mag-isa lang kasi ang amo ko. Talagang iisa lang niya. So parang maginhawa. Maginhawa. Hindi ako kagaya ng iba. Kaya lang wala ng cellphone. Wala ding off. Nung una, talagang tiis-tiis, umiiyak ako lagi, hindi ako makatulog kasi bagong tirahan, bagong kwarto, bagong pakikisama, ganun. Tinitignan ko na lang yung mga dumadaan na sasakyan kasi lagi din naman kasi wala yung amo ko kasi naglalaro siya ng mahjong. So iniiwan niya ako araw-araw. Alam niyo guys, sobrang hirap kasi nung katagalan na ako nandito, mga ilang buwan na, siguro may mga 7 buwan na ako, nagluloko na rin naman yung asawa ko. Sad to say na nalululong na siya sa barkada, iniiwanan niya yung mga anak ko sa amin na hindi na siya halos umuwi, kamo na, dahil alam niyo na, barkada nga, gabi na siya uuwi. Hanggang yung dalawa kong anak, dahil 4 ang anak ko, nagkulihyo na sila, naiwan na yung dalawa. Lalo nang mas mahirap, ibinigay na niya yung bunso ko doon sa atin niya, doon na tumira. Although napakabait naman ang aking mga hipag dahil inalagaan nga nila si bunso ko, pero napakahirap pa rin para sa akin yun na maghiwa-hiwala yung mga anak ko. Tapos yun, nung malapit na ako na uuwi, nalaman ko may nagsumbong sa akin na may kinakasama pala yung asawa ko doon sa amin, inuuwi niya ng 3 buwan na. Alam niyo yun, yung depress ako, yung sobrang payat ko dahil lagi akong umiiyak nung malapit na akong uuwi, nung natapos ng kontrata ko ng 2014. Grabe! Ayun, natuto akong lumaban. Kumbaga, kaya sabi ko, lagi ko iniisip yung mga anak ko na hindi ako sumuko. Lagi akong nagdadasal na kaya ko yan. Kaya ko yan. Kasi lagi, ang pangarap ko kasi ay para sa mga anak ko yung pag-alis ko. Umuwi ako ng 2014. Inaayos ko ulit yung pamilya ko. Hindi nga nag-sorry yung asawa ko. Grabe. Daladala ko resibo, walang pera ha. Pero okay lang ako. Babalik ako ulit para sa mga anak ko. Nag-renew ako ulit ng panibago kong kontrata. Pagbalik ko dito, gano'n na naman. Nang babae na naman siya. Pero sabi ko, sige. Kasi ang isip ko, dun sa mindset ko, na kaya siya nang gaganon, nang bababae, kasi wala ako. Pero guys, pagka paulit-ulit palang ginagawa sa'yo, nai-immune ka na. Wala ka ng sakit na mararamdaman. Although masakit pa rin, kasi nga, hindi mo magiging buo yung pamilya ko ulit, sa tingin ko eh. Continue pa rin ako sa pagtatrabaho para sa mga anak ko. Pero awa ng Diyos guys, ang mga anak ko. Nakagraduate yung panganay ko ng marine engineering, yung pangalawa ko naman ay nursing, at ang pangatlo ko ngayon ay criminology.
nag-graduate din siya ng criminology ngayong nakaraan. At ang bunso ko naman ay nursing student ulit. Yun na lang yung nagpapalakas sa akin ng aking mga anak ay nagsisika para maipakita nila na mayroong silbi yung paghihirap ko sa abroad. Pinatawad ko ulit yung asawa ko, guys, paulit-ulit. Hanggang ng 2019, nag-25th wedding anniversary kami. Uy, naggastos pa ako. Numili pa ako ng malaking baboy. Nagpalaga ako kasi nga, uy, bunga. Kasi ang iniisip ko, 25th. Isipin mo naman, umabot lang 25th. So, iniisip ko, ay, kayang-kaya na yan. Kayang-kaya kong baguhin ulit yung pagsasama namin. Pero hindi. Pag nasanay na pala talaga naman loko, ganun na naman ang ulit ang gagawin niya. Paulit-ulit, hanggang yun ang huli. Sabi ko yun ang huli kasi nandiyan naman ang mga anak ko na sumusuporta sa akin sa bawat desisyon ko. Hindi nila ako iniiwanan. At ang aking mga kapatid na nandiyan na sumusuporta sa akin, especially ang ate divine ko, sila yung nagpapalakas sa akin. Oh, mahirap. Pero ang lagi kong iniisip, ang mga anak ko at si Lord, na nandyan lagi sa akin, hindi niya ako iniwanan. Lagi ko sinasabi sa kanya na, ay, kaya yan. Ang lagi kong sinasabi sa mga bata noon, kahit malitong sahod ko pag nag-aaral sila. Hindi ko kaya ni mama yan. Kaya ko yan. Kasi sila nga yung inspirasyon ko. Hindi ako sumuko. Nag-umpisa ako ng mababang sahod dito, tiniis ko. Kasi ang isip ko, yung mga anak ko, diba? Sila yung nagpapalakas sa akin, hindi ko inisip yung sarili ko. Kasi ang iniisip ko, yung mga anak ko. Napagtagumpayan ko yon sa tulong ng Panginoon. Tiwala ko kay Lord na malalampasan ko lahat at ang aking mga anak at ang aking mga kapatid na sumuporta sa akin. Ang aking amo na kahit nakikita niya akong umiyak, hindi niya ako inaano. Nandun yung time na gusto ko rin gumiba, pero ang sabi ko, yung mga anak ko, wala na silang mama, wala na silang malalapitan pag nawala ako. Kailaban lang, guys, huwag kayong sumuko. Darating din yung araw na malalampasan nyo lahat, magtatagumpay kayo. Sa kagaya ko, na yun nga, iniwan ng asawa, ganun talaga ang buhay. Wala nga perfectong pagsasama, sabi nga nila, doon na siya, kumabiyang bahay na siya, yung magagawa ako, diba? Talagang pagpangit yata, iniiwan Ano ba yan? Pero sabi ko, hindi naman yung mga apat na anak ko, na sila yung naging kayamanan ko. Nagdrama si ate. Kaya nga, guys, tiwala lang kay Lord. Sabi nga nila, in every sacrifice, there is a price. Lalo na si Lord ang inyong kasama sa buhay. Hindi kayo mawawala ng pag-asa kung kumapit kayo kay Lord. Maraming salamat, guys. At hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig. At please like and subscribe. Maraming salamat. Bye-bye.